Dumating na ang bagong diving flashlight ni Leopard, mga katusok. Eto na, ipinadala sa atin syempre ni Higher Sports, yung store sa Lazada, na nagpa-review sa atin dati ng Leopard din na 1,200 lumens. Meron na rin silang store sa Shopee, higher.ph. Eto na, merong battery na kasama na 2,000 mAh na free. Pagkatapos may kasama na rin siyang charger na hindi mo na kailangan ng wire o ng ulo ng charger ng cellphone dahil isasaksak mo na lang siya. At eto na, yung bagong-bagong diving flashlight nila. Malalaman natin kung maganda rin ito, mga katusok. Malaki to kaysa dun sa nauna, pero single battery lang siya. Pero kahit single battery yan, alam nyo ba? 7,000 lumens lang naman yan, mga katusok. Meron yung laman na tube na lagayan ng maliit na battery o yung 18650 na battery. 2,000 mAh nga pala yung laman nitong battery na to, pero may mas mataas pa dyan, mga katusok. Mas maganda kung ang ilalagay mo dyan ng battery ay 5,000 mAh para mas matagal malobat. At ang battery nga pala na compatible pa dyan ay 26650 na size na 5,000 mAh. Mas maganda yun kasi mas matagal malobat yun. Eto, mayroon siyang kasama na hard case na plastic na nagaya ng diving flashlight natin. Pero ngayon, mga katusok, ang alam ko nakasale yan. Mabibili nyo yan ng wala pang 1,000. May flashlight at complete set na, pagkatapos may lagayan pang ganyan. At eto na nga, tinesting natin sa labas para makita natin kung gaano siya kaliwanag. Napakalaki nga pala ng pagkakaiba nito dun sa unang Leopard na may 1,200 lumens lang. Bukod sa mas long range eto kesa dun, mas malawak at mas malakas talaga yung liwanag niya na 7,000 lumens. Kaya kahit malayo o kaya naman ay malalim yung dive, kitang-kita yung target nito, mga katusok, kasi long range talaga siya. At yung nasa palibot naman ng malakas na liwanag sa gitna, maliwanag din na nakikita dahil napakalakas talaga niya. Eto naman yung testing natin sa ilalim ng dagat. O, diba? Bukod sa maliwanag kaysa dun sa unang tinesting natin na Leopard, ay mas malakas talaga ito, mga katusok. Kitang-kita naman, oh. Pero ito pang isang mahalagang matesting natin, mga katusok, kung gaano katagal bago malobat ang isang 5,000 mAh na battery na ilalagay natin. Testingin natin kung ilang oras ang itatagal niya na walang patayan. Pero dahil sa ang kasama niyang battery 18650 na merong 2,000 mAh lang, pinalitan ko siya ng 26650 na 5,000 mAh ang capacity para makuha natin kung gaano siya katagal malobat nang walang patayan. Okay, testingin natin. Ang oras natin ngayon, alas 7 ng umaga. Eto na, mga katusok. Nakalimutan ko eh. Nagpunta kasi ako sa bundok at mag-edit sana ako dun. Naalala ko, meron nga pala tayong ibinabad na flashlight. Oh, no. At tinatesting natin. Kaya nakabalik ako. Na-screen record ko naman yung pagkuha sa kanya. Mag-11 na. Parang ganun. Nasa screen record naman. Tapos eto, hindi pa siya drain. Hindi pa siya lobat na lobat talaga. Pero kinuhan natin dahil binabad natin yung 7, 8, 9, 10. 11, 4 hours na pero maliwanag pa rin. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay ko sa charger para makita natin kung ilang percent pa yung laman ng battery. Dahil maliwanag pa yung ating flashlight, tatestingin natin kung ilang percent pa yung karga ng ating battery. Kasi hindi siya nalobat ng 4 hours eh. Okay, charge natin. Ayun, no? May 1 bar pa, ibig sabihin nasa 25% pa yung karga nung battery na ginamit natin doon sa flashlight. Umaabot ng 4 na oras yung isang battery lang niya na 5,000 mAh. Ang ganda nito,
pwede siya ng pang-dive ng hanggang 4 na oras kahit isang battery ka lang. Ang matindi nun, wala pang patayan. Walang patayan siya pero umaabot siya ng 4 na oras. Dapat lang masigurado nyo na ang ilalagay nyo yung battery ay legit talaga na 5,000 mAh. Kasi yung iba, 5,000 mAh ang nakalagay. Pero hindi naman talaga 5,000 yung laman ng battery. Oh no! Okay to.